Another day locked down in my one bad bedroom. Good day everyone, today is November 9. Wow, it's a brand new morning. Time check is now 5:40 in the morning. Gas up muna tayo sa Maya Petron. $150 pula. Alright, back on the track. Proceeding sa ating work. At this point of time, tinakbo natin itong Arnaldo Highway. It's a cold morning. Malamig ang araw na ito. So talagang pagpalapit na talaga ang December, palamig at palamig na rin ang simoy ng hangin. Ilang tulog na lang ay December na. At ilang tulog na lang, bonus at 13-month na, 13-month pay. So marami na namang mga empleyado na excited pagdating ng buwan ng December. Kasi usually pagdating ng December, marami ka talagang mga take out from the company. Isa sa mga take out ng empleyado pagdating ng December is yung mga groceries. So masaya yan pag maraming mga groceries na matatanggap. At the same time, bonus and 13 month. Now yung groceries, pagkain yan, disposable yan. After mong makain, after mong maubos, wala na din. Now pagdating sa pera, yun ang mahalaga na dapat nating intindihin. Yun ang mahalaga na dapat nating pag-isipan. Now, naranasan ko na rin na walang pagpaplano pagdating sa pera. Ako din po yung tipong tao dati na kapag may pera ay ubos biyaya. Kasi masarap gumastos, masarap mamasyal, masarap bumili, masarap kumain, nag-i-enjoy ka. But without thinking na kapag nabuusan ka ng budget, ay problema talaga. Now, especially kung kayo ay may mga anak pang maliit, this is the best time na mag-ipon talaga. Kasi time will come na kapag iyan ay mag-aaral na, mag-start na yan, pupunta sa school. So yung need in terms of finances, tataas. Kaya kapag mayroon tayo mga natanggap, we must be wise enough on how to spend our money. Spending is easy, but earning is too hard. Eh, pwede kang gumastos within a day, kaya mong ubusin yan. But earning it, it take time. Now, for today's vlog, I just like to share to you kung paano natin panghawakan ang ating pera. Paano ba natin i-manage yung money na meron tayo. Now, I'll give you four things to consider on how to manage our money. Alright? I'm going to share to you the four things coming from the word wise. Pagdating sa paggastos ng pera natin, dapat magiging wise tayo. Dahil ang pera ay kapag hindi nalagaan ng maayos, para itong may pakpak na lilipad kusa at mawawala sa'yo. And that's biblical. So we must be wise enough on how to spend our money. Number one, worship the Lord with your money. Now tandaan natin mga katoto, yung lakas na mayroon tayo ngayon, yung buhay ka, yung lakas na mayroon ka,
ay galing sa Panginoong Diyos yan. Diba sabi niya, "Thou shall remember the Lord thy God, that it is He who gives strength for you to have wealth." Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para magkaroon tayo ng trabaho. And then, pangalawa, investment. Invest some of your money. Now, mas maganda, meron tayong investment dahil galing doon, meron kang additional income. Tutubo yan at magkaroon ka ng additional income. Then, pangatlo, save. You need to save because we don't know sa mga pangyayari na hindi natin inasahan na kung wala kang savings, tapos may need ang family, o di kaya ikaw mayroong need, eh saan ka pupulot o saan ka kukuha, saan ka bubunot. So don't tayo bubunot sa ating savings. And then, pang-apat, evaluate your expenses. Napakahalaga na magkaroon tayo ng evaluation kung saan napunta ang ating pera. Kung mayroon tayong mga ginagastusan na sa tingin natin hindi siya need, and then we have to cut it off. Kasi akala natin need, pero yun pala ay wants na lang. We can cut it off yung mga wants, because wants are things na kahit wala ka nito, buhay ka pa rin. Only spend your money on your needs and try to eliminate those wants. Di na po, Day? Order na po yan, araw-araw na. Umpisa ano oras? Alas 6 po umaga. Alas 6 pa? Di ba na po, Day? Bawal na po talaga, order na. Okay. So, hindi tayo pwede dumaan doon sa likuran. Gusto ko sana may experience ulit eh. Kung makadaan tayo, it would be my second time. But anyway, dito tayo. Balik sa ginawang tulay. Oh, grabe pala yung sira dito. So, ito yung epekto ng bagyong paeng. Actually, dapat doon tayo dadaan sa may baba. Alright, so hanggang dito na lang mga katoto. On the way na tayo sa ating work. At this point of time, nandito tayo sa Soriano Highway. So maraming salamat sa inyong lahat. And once again, this is JB Moto. Ang nagsasabi sa inyo, patuloy na nagpaalala sa inyong lahat. Enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless.